Ito po yung umpisa ng property sa parting hilaga west north ng property. Ito mismo binabaybay natin ay cemented road. Itong gawing kaliwa, ito na po mismo yung property. Ang haba mula dito sa dulo hanggang dun sa dulo nito na dikit sa kalsada sa gawing kanluran ay 288 meters po. Ganyan po kahaba ang frontage nito sa gawing kanluran, kasi ang property na ito ay parang triangle po. Ibig sabihin, dito sa harap niya sa kanluran ay kalsada, at dun sa pinaka-south na area po naman niya ay yung mismong highway from Cuyapo to Talugtug Road. Napakaganda po ng property. Ito po yung property na pwede nyong gawing residential. Ito po yung property na pwede nyong gawing tayuan ng school, tayuan ng simbahan, o kaya ay tayuan ng commercial. Kasi ang harap nito, ito napapansin nyo na po na ito, ito na pimus mo yung national road going to Cuyapo in Talugtug Road. Ayan po. Ito naman po mula dito sa kinaroonan natin papunta dun sa dulo niya ay mayroong 224 meters. Ganyan po kahaba ang frontage po nito. At tingnan nyo na po ang itsura niya mismo dito sa gawing kaliwa ay dikit na dikit po yan mismo sa kalsada. Ang hugis ng property na ito ayon sa kanyang sketch map ay triangle. Ayan po, triangle po ang sukat nito, at ito po ay may kabuuang sukat na 4 hectares pero nabawasan po dahil sa idinunate na basketball court at daycare center. So yung natirang portion na lamang po ng property na ito ay may sukat na 30,505. So mahigit na 3 hektarya po yung kabuuan ng property. Pag nandito po kayo sa top area ng property, ang ganda po, makakaplano po kayo dito ng magandang project na pwede nyong gawin. At kung ikaw na nanonood sa video na ito at may allocated fund ka sa halagang 8,500,000, ay pwede nyo pong i-grab yung opportunity. Pwede nyo po itong tingnan as long term investment pag nabili nyo, kahit di nyo galawin yung property sa mga taon na darating, 3 to 5 years, ang market value nito ay lalong pang tataas. Pero kung halimbawa pagkabili mo, i-develop mo agad as residential, pwede rin po. Marami pong bibili sa property nito pag ito ay inopen nyo na luti-luti, dahil napakaganda yung itsura niya. Kabilaan po yung frontage ng property. Plus kung nilagyan nyo ng kalsada sa gitna, dadami po yung pwedeng pagtayuan ng bahay. Ito po yung potential ng property na pwede nyong bilhin. Pwedeng maging gasolinahan sa harap, pwedeng bodega yan, o kaya yan ay pang-commercial na purposes. Kaya kung halimbawa interesado ka at gusto mong ma-acquire yung property, meron po akong number dyan sa description. Pwede nyo po akong kontakin at tawagan, at tutulungan ko po kayo kung paano po ma-tripping o ma-view yung property. At pag nakita nyo po ito, magugustuhan nyo po yung location niya, yung itsura niya, dahil napakalapad po ang frontage nito kabilaan po isa sa mga tinitingnan ng mga nag-i-invest, na pwede nilang i-consider na yung halaga ng property ay may potential na tumaas. At tulad ng inakikita, mayroon din mga puno ng kahoy po ito, may mga mangga din po, may mga maraming puno ito ng acacia tree. At sa location naman ng property ay sasabihin natin napakaganda, dahil ito ay accessible, napakalapit lang po ito sa anotiplex, mga 2 to 3 hours lang po ang biyahe mo kung pupunta ka ng Maynila. Ano, exit po ang inyong entrance exit. At kung pupunta ka naman po sa bayan ng kuya po, ito ay nasa mga 5 kilometers lang po ang layo, 6 to 5 kilometers. At yan po ang harap ng property, yan po yung taas niya, napakalinis po, napakagandang tayuan ng bahay, elevated po ito sa kalsada. At kung napanood nyo mula kanina yung property, ang ganda po ng kanyang frontage. Ang frontage po nito ay 224 po dito sa harap na tabi mismo ng highway, at dun sa interior road niya ay 288 meters.
At ulitin ko po, doon sa mga interested na gusto pong ma-view itong property, ay meron po ako number dyan sa baba, sa description. Tingnan nyo na lang po. At muli, maraming salamat po sa mga suki natin nanonood. Medyo matagal-tagal na hindi po tayo nakapag-upload ng video. Naging busy lang po sa mga gawain. At sa mga nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo. Gayun din po sa mga naghahanap ng mga property na available. Meron po tayong mga video clip pero hindi natin na-upload. At muli, maraming salamat po sa inyo.